Welcome back to my channel. And for today's vlog, I will be doing a quick reaction video. Hindi ko na ilalagay dito yung clip ni Alex Gonzaga. Actually, it's about Alex Gonzaga's action na nag-viral nitong nakaraang linggo araw. Because it's her birthday and then, di ba, parang nagpahid siya ng icing dun sa server. Which is, if friend ka naman, di ba, usually yun na magbibiroan. I think the bad thing lang with what happened kasi is common server yung ginawa niya ng ganun. And they're not close. The person is not celebrity. Alam naman natin na wala silang pinagsama. Parang okay lang yun if someone close to you yung ginawa mo ng ganun, pinahiran mo ng cakes just for the sake of katatawanan or biroan. Siguro if it happens, on, di ba, common people, hindi siya artista, baka hindi rin mapansin. Pero I think, nagpalala lang situation is because celebrity siya. Pero, the same thing applies naman sa common people and sa mga taong kilala. It's the mutual respect. Hindi mo close yung tao, di ba, hindi mo siya kilalang personal, hindi mo siya kapatid, hindi mo siya nanay, hindi mo siya kaibigan. Hindi mo siya dapat gawa ng ganun. Yun lang siguro talaga. Pero, I'm not like really parang itunutulak si Alex na mali niya talaga yun, ganto. Kasi pwede din naman, nandun kasi si Alex, kasi birthday niya yun eh. On the fun side, gusto niya lang maging fun yung birthday, hindi niya din nakalain na lalaki ng ganun yung issue, diba? Kumbaga, palagi naman kasing may explanation ang bawat side ng story. There are two sides of story always, diba? Maybe Alex doesn't really mean to offend anyone. Kasi nga, fun-fun lang siya. Diba, makulit talaga siya. May shoes talaga siyang tao. On the side naman ng taong biniro, syempre parang, actually, kumakita niyo yung video, no? Para siyang napahiya, na-shock siya, na parang, ang ginagawa mo? Pero syempre, dahil nga celebrity si Alex, diba, wala siyang karapatang, during that very moment, wala siyang karapatang magsimangot, magalit, kahit siguro, nagulat siya o napahiya siya. So, siguro, the main point or lesson of the story is that... Ayun guys, inakyat ko na yung video kasi medyo nakababa tayo kanina. Anyways, I think the lesson of what happened to Alex, kagaya nga ng post niya, I think she has a post, I think. No, I know that nag-public apology siya through IG story na parang sorry sa family niya and friends, ganyan. And she said there that God taught her a lesson, very important lesson, nung birthday niya, which is to be kind, to have better judgment, and ano ba yun? Basta, something goes along those lines. Tama naman, you should have better judgment of, you know, people and situation. Not because server lang yan, hindi yan magagalit, artista ako, or wala trabaho niya naman kasi na magsilbi dito kasi waiter siya. Remember, yung mga taong nagtatrabaho sa customer service, especially sa food industry, yung mga ganyan, yung mga nagtatrabaho sa restaurant, diba, yung magsaserve sa atin. Yes, binabayaran natin yung service, yung good service na ipoprovide nila sa atin, yung pag-assess nila sa atin, pag-serve ng food, etc. But we didn't pay them as tao na pwede nating paglaruan, kagaya nga nung nangyari. During that situation na parang hindi naisip ng isa yung feelings ng server na parang pinapahiya mo naman ako, hindi naman tayo close, para pahiran mo ako bigla ng cake, na parang all of a sudden, bakit? Wala naman tayong usapan o hindi naman tayo nagbibiroan. Naghawak lang ng cake yung tao para sa'yo, para i-blow mo, napagtripan mo pa. Yun yung parang minsan isipin mo din, no? If sa akin ginawa, matutuwa ba ako? Parang doon pumapasok yung saying na, di ba, don't do unto others what you don't want to do to you. Yung ba yun? Basta something that goes along those lines na huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo, di ba?
tayo naman as tao, 'di ba? Meron tayong alam natin talaga kung ano tama at mali. Nagagalit nga tayo pag nasasaktan tayo, pag na-offend tayo, 'di ba? So, let's try to put ourselves to their shoes na parang kung ako, hindi din ako matutuwa pag ginawa to sa akin. So, iyon kong gawin sa iba. Hindi ako mananakit kasi ayoko din masaktan, 'di ba? Hindi ako manloloko kasi ayoko din maloko. Basic. Ganun lang kasimple. And siguro yung respeto din, no? Kahit ano pang posisyon, kahit ikaw pa ay nasa pinakatoktok ngayon, kahit na nasa pinakamababa yung kausap mo, respeto with the age, respeto bilang tao, respeto bilang simpleng mamamayan, di ba? Hindi naman kasi porket sikat ka, porket mayaman ka, na laging angat ka. Siguro nakakaangat ka in terms of pera. Pero yung pagkatao ng tao, hindi yun nasusukat sa pera, sa kasikatan, sa material na bagay. Dapat yung respeto palaging nandun eh. Maraming instance din sa buhay ko na nakakita ko ng mga malalaking tao, mayayaman, sabi na nating boss or may-ari na ng company. Sometimes they treat people na parang bata sa kanila just because may tapera sila. I have this one person that I've known from my life before when I was in my 20s. Yung tawag niya lang sa matatanda sa office is pangalan lang. Why? Because mayaman siya. Because boss siya. Parang sa akin kasi, kahit ikaw yung nagpapasawad sa mga taong yan, ano man naman yung basic na respeto na kuya, manong, tito, alam mo yung pag matanda sa'yo, kahit dun man lang sa pag-address mo sa kanila, mapakita mo na may respeto naman. Actually, sa totoong buhay, hindi mo kailangan mag-opo at po. Hindi kailangan marinig sa'yo yung ho para masabing magalang ka. Na naririnig kasi yan eh, at nakikita kung paano ka makisama. So, ganun lang siguro. Mabilis na video lang, sinasabi ko lang na respeto lang talaga siguro yung kailangan. Minsan, nawawala yun sa atin kapag ka-feeling natin nakakaangat-angat na tayo sa iba. At totoo yan. Minsan makikita nyo kapag ka-okay yung estado nyo sa buhay, kapag hindi kayo lugmok sa problema, at pakiramdam nyo angat